Kumusta po kayo mga kadribol? Welcome back po sa Kadribol Basketball. Pag-usapan po natin ngayon ang ginagawang workout daw po ni Anthony Davis ng Lakers tuwing umaga. Kasama po ang kanyang shooting coach na si Chris Matthews aka Little Shooter. At pag-usapan na rin po natin ang bad news na ito para sa mga fans na umaasa na mapupunta nga itong si Kyrie Irving sa Lakers na mukhang hindi na po matutuloy. Kaya samahan po ninyo ako at i-dribble na po natin ito. Una po sa pag-uusapan natin mga kadribol ay ang bagong post na ito ni shooting coach Chris Matthews aka Little Shooter sa kanyang Twitter account, kung saan po ipinakikita po niya at ipinalam ang ginagawa po nilang shooting workout ni Anthony Davis tuwing umaga. Ayon sa tweet ni Little Shooter, bago po mag-alas 5 ng umaga ay nagsisimula na sila sa practice at tumitira po si Davis ng hanggang 400 shots sa free throw line dahil isa po sa nakikita nilang susi at magiging sandata po ni Davis ay ang pagtira sa free throw. Dahil alam naman na po natin na sa laki ni Davis, mas madalas po siyang ma-foul at madala sa free throw line. Kaya magandang balita po ito para sa mga fans at sa Lakers mismo na naghihintay na bumalik at mag-improve pa po lalo ang shooting ni Davis. Dahil nakita naman na natin last season na talagang nagkulang si Davis sa shooting sa free throw, sa perimeter at maging sa 3-point line. Isa pa po sa concern kay Davis ay ang kanyang kalusugan. Kailangan po na mapanatili nilang malusog si AD sa buong season, maging si LeBron, upang hindi na po maulit ang nangyari po sa kanila last 2 seasons. Ano po masasabi ninyo sa ginagawang shooting workout na ito ni Anthony Davis mga kadribol? Mas improve and level up na Davis na po kaya ang makikita natin sa panibagong season? Dumako na po tayo sa sunod nating pag-uusapan sa ngayon mga kadribol. At ang balita pong ito ay halos dumurog sa puso ng mga fans na talaga namang umasa na matutuloy ang palitang Kyrie Irving at Russell Westbrook. Dahil ayon sa inilabas na ulat ni Shams Saranya, wala pa raw nagaganap sa usapin patungkol sa Irving-Westbrook trade. At mukhang hindi na raw po ito matutuloy ayon po sa kanya. At ito po ang ayaw na mangyari ng mga fans ng Lakers. Dahil halos po karamihan sa kanila ay gustong masaksiyan ang pagpunta ni Irving sa Lakers at ang muling pagbuo ng tandem ni LeBron at Irving sa NBA. Subalit ang pag-asang ito ay winalis ng lahat dahil sa naging pahayag po na ito ni Shams Saranya. Kyrie Irving getting traded to the Lakers or not? There's no traction on any type of a Lakers deal for Kyrie Irving. Yikes. So there's nothing new on that and I'm not quite sure we're gonna see that take place. Lumalabas po mga kadribol na ibig pa rin ng Brooklyn Nets na sa kanila pa rin po maglalaro sina Kevin Durant at Kyrie Irving sa 2022-2023 season. Pero pwede pa rin naman po mangyari ang hindi inaasahan. Maaari na paggising po natin isang umaga ay nasa Lakers na pala itong si Irving. Hindi po natin talaga masasabi mga kadribol. At ang future din ni Durant sa Nets ay nakasalalay din naman po sa magiging desisyon ni Irving sa hinaharap. Kaya baka hindi pa rin naman po totally sarado ang libro sa usapang trade ni Irving patungong Lakers. Ano po masasabi ninyo patungkol dito? Sa ngayon ito po muna ang atid kong balita sa inyo mga kadribol. At kung gusto nyo po ang mga ganitong content, mangyaring iwanan nyo na lang po ng isang like ang video natin ngayon. Mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang bell icon kung hindi nyo pa po nagagawa para lagi po kayong makasunod sa mga bago nating balita. And as always po mga kadribol, ito po ang inyong kadribol Arnel hanggang sa susunod po nating pag-dribol. Salamat po!